Yung tinatawag nila akong kabayo. Kabayo? Bakit naman kabayo? Ewan ko po sa kanila. Tapos yung... Sino tumatawag sa'yo yung kabayo? Marami sa kanila. Yung mga taga dito din. O, ano sagot mo sa kanila? Sabi ko, tikba lang ka din. Ako si Maria Gipoli. Ilan taon? 44. Okay. Dito po kayo nakatira sa Lansangan. Opo. Maari mo ba akong kwentuhan kung paano ang buhay dito sa Lansangan? Dito po sa labas ng Lansangan. Marami kang makalubilo ng mga sari-saring kwento, paninira. Tapos kung ano yung mga feeding, minsan nag-aagawan. Ako naman din nakikipag-aagawan. Nag-aantay talaga ako na matapat sa akin. Kasi pangit naman yung... Kasi binibigyan po kami pag kumukuha ng pagkain. Kaya ang ginagawa ko na lang, naantay ko na makatapat talaga sa akin. Kasi minsan may kadalasan na inaaway nila ako, sinusuntok. Pero hindi ko sila inaaway. Ano po ang dahilan kung bakit napadpad kayo dito sa Lansangan? Dahil sa... Nangamuhan ako sa Alabang. Ano po nangyari? Hindi maganda yung trato sa akin. Ginawa na lang nila ako alipin, tapos... Dalawang buwan hindi nila ako pinasweldo. Kaya ang ginawa ko, tumakas na lang ako. Nung tumakas ka, dito ka dumiretso sa Lansangan? Lumabas po ako ng Maydila kasi hindi naman sakto yung pera ko. 150 lang. Kaya ang ginawa ko, natulog ako sa biyahe hanggang nababa nila ako sa Cubao. Hanggang sa napunta ako dito. Hanggang sa napunta ka dito? Opo. So kamusta naman yung unang araw sa Lansangan? Ano nang pakiramdam? Nakakatakot kasi hindi mo alam, hindi mo kilala yung mga tao magiging kalubilo mo. Tapos nagkataon na may pera, nagpunta ako sa tiyahing ko sa Balubad, puntang Perlin, Marikina. Binigyan ako ng 1,000, tapos yun, natulog ako sa hotel mag-isa. Dahil natakot kasi ako matulog sa kalye. Yung nakita ko na may marami natutulog, nakisabay na rin ako sa kanila. Pero yung hindi ako nagdidikit, puro lang ako dumidikit sa may asawa para hindi magsabihan na hindi ako pagsilusan. Gano'n ka nakatagal sa Lansangan? 6 years na po. 6 years na, ang tagal na, no? Pero nangangamuan po ako. Nagpupunta po ako ng ano, Libagan. Nag-fertilizer, napunta ako sa Palay, Tagaloto, Tagalinis, lahat ginagawa ko. So sabi mo sa akin, taga Bicol ka. Kumusta? May pamilya ka pa ba? Meron. Meron ka mga anak, asawa? Meron sa Bicol, kaso masyado makaalam yung biyanan ko kaya lumabas ako ng Maynila. So, ilan yung anak mo doon? 3. Nakukontak mo ba sila? Hindi na. Nag-aaral sila. 2 na may asawa ko. At 2 na may asawa mo? Yung bunso ko, 15. Hindi kanila hinahanap? Siguro, hinahanap din. Kasi nawala lang. Mayroon sila, ano, yung 4-piece. Kaya sila nakapag-aral. Iniwan ko naman sa kanilang 4-piece. Hindi mo ninais na makita yung mga anak mo, yung mga apo mo? Inisip ko rin yung kaso, mahirap talaga. So pero, parang ibig sabihin na komportable ka dito sa Lansangan? Parang na ano ako na rin. Kasi dito na ako lumaki sa Maynila. Dito na ako tumanda. Ah, dito ka na tumanda? Oo, nung nag-asawa ko, pabalik-balik lang ako. Uwi, balik, uwi, balik. O, may 6 na buwan, may 1 taon. Hanggang ngayon, pinakahuli kong alis, hindi na ako nakabalik. May mga nagawa ka bang pagkakamali kung bakit humantong sa Lansangan yung buhay mo? Ang sa akin lang naman kasi pagtrabaho ko sa Novaycia, hindi maganda yung trato ng mga amo namin, kaya nilalayasan. So, pero sapat ba na dahilan na hindi ka tinrato ng amo mo para tumira sa Lansangan? Ang sa akin lang naman, kaya ako umalis sa kanila, hindi sila maganda magpasahod. Ano yung ginagawa mo sa buhay mo ngayon para makaalis dito sa Lansangan? Ano, parang mayroon kasi ako partner dito eh. May nakikisama ba? May kasama. May partner ka dito kaya parang nahihirapan kang umalis. Opo. O gaano mo siya kamahal? Bakit talagang gusto? Parang nahulog na rin po ang loob sa kanya. Gaano na kayo katagal? Magto-two years pa lang. Magto-two years. Saan siya ngayon dito? Ay hindi. 2 months pa lang. 2 months pa lang. 2 months pa lang. Paano mo naiararaos yung araw-araw? Paano kapag kasan kayo naliligo? Nagbabayad mo ng 25 sa piyate. Araw-araw? Hindi naman araw-araw, 2 weeks a day lang. Naliligo kayo every 2 days? Minsan 3,
pag medyo maano, masyado mainit, tatlong, tuwing makatatlo, nauulit yun. Pero madalang lang 2 weeks kasi... Sa isang linggo, 3 beses, ganun, pag mainit. Pero pag hindi mainit? Meron naman po paliguan eh. Yung feeling dito, may ligo talaga araw-araw, 4 na araw, 4 sa 1 linggo, 4 na beses 1 linggo. Kaso nawala po na stop. Kaya kailangan mo talaga magbayad ng 25. Okay, dahil mahirap dito ang buhay sa lansangan, kanino ka kumakapit? Siguro sa Diyos na lang, tapos sa partner ko. Sa so, makausap mo si Lord ng harapan, ano gusto mo sa itanong at sabihin sa kanya? Sana matapos na itong pangyayari na ganitong ano, dapat magkaroon ng lahat ng trabaho. Makabalik na ulit sa mga ano, kasi mahirap kasi lahat ng pupuntahan mo, lockdown, hindi ka makapunta. Tapos, yun, kailangan matapos na itong ano, dahil sa COVID-19. Totoo ba yun? Hindi naman siguro totoo yun. Wala bang nako-COVID dito? Wala naman po. Ang mga sakit lang po ulit dito, mga TB. O bakit TB? Siguro ano, natutulog sila sa sahig tapos hindi sila marunong mag-ingat. Wala bang tumutulong dito sa lansangan? Tsaka yung kadamihan po na may TB, hindi sila nag-inom ng gamot kaya sila nawawala. Nakaranas ka pa ng pangungutya mula sa mga ibang tao dito sa lansangan? Nakaranas po. Ano ang pinakamasakit na naranasan mong pangungutya? Yung tinatawag nila akong kabayo. Kabayo? Bakit naman kabayo? Ewan po sa kanila. Tapos yung... Sino tumatawag sa iyong kabayo? Marami sa kanila. Yung mga taga dito din. O, ano sagot mo sa kanila? Sabi ko, tikba lang ka din. Sinasabi ko sa kanila, tikba lang ka din, bakit? Kung kabayo ako, tikba lang ka din. Ah, ganun. Magalit siya ng magalit. Pero kaya pag sinasabihan ka kabayo, nagagalit ka pa ba? Hindi na, kasi tawag nila sa akin yun. Sabi ko, minsan naman hindi ko tinitingnan. Hindi, pag tinawag nila ako kabayo, may pangalan naman ako, ba't ako titingin sa kanila? Ay, gano'n, nakakatawa hindi, naman. Hindi yun. Ko nalang pinapansin. Oo. So, ano ang may advice mo sa mga kabataan para hindi mauwi sa lansangan yung buhay nila? Dapat kasi mag-uwi na sila sa kanilang bahay para makapag-aral naman sila. Dahil hindi, wala naman akong kasama dito, anak. Dito marami, dito walang pinag-aralan. Maraming walang pinag-aralan. So, ang pinupunto mo rito, yung kulang, kakulangan sa edukasyon, opo, kung bakit nauwi sa lansangan. Dahil sa walang yung karamihan silang pinag-aralan yung mga magulang nila. Kaya yung anak nila, nakikisama na rin sa kanila. Hindi nila alam kung ano nakikita sa bata na matanda, ginagaya na rin. Ultimong 10 years, marunong na magbato, shabo, solvent. Marunong na mag? Shabo, solvent. Marami dito noon? Marami, kasi walang pinag-aralan. Mga edad 14, 17. O dito. Ganun. So kailangan pala talaga dito, may sumusuporta at, diba, sa kanila. Kailangan mapunta sila sa, kadamihan dito napunta na sa DSWD kaso tumatakas sila. Bakit sila tumatakas sa DSWD? Dahil sa, ang vision nila, hindi nila matanggap na ayaw nila mag-aral. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataong may ibalik yung panahon, ano ang mga gusto mong baguhin? Baguhin? Siguro, kailangan ko na lang na magkaroon ng puhunan at makasama ang pamilya ko. E paano? May kasama ka dito? Pag-uusapan naman namin, gusto niya ako uwi sa kanila o gusto ko siya uwi sa amin. Ah, parang ganun. Pa rin kayong dalawa. Mabait naman siya eh. Mabait. Kaya yun na lang inuugutan ko ng asensyong ngayon. Parang hindi na ako mapunta sa masama. Mabait naman siya eh. Kung makausap mo yung presidente, ano sasabihin mo sa kanya? Sana ano, mabigyan ako ng puhunan at saka kahit bahay na lang para makasama ko yung pamilya ko. Maraming salamat sa oras mo. Ano ang talent na may ibabahagi mo sa ating sambayan ng Pilipino? Isang linggong pag-ibig. Lonis, nang tayo'y magkakilala. Martis, nang tayo'y muling nakita. Merkulis, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Webes, ay inibig din kita. Piyernis, ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nagawitan. Sabado, tayo biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng Linggo, giliw ako iyong iniwan. Wow, ang galing naman pala. Ako sasabihin ilang kabayo.
O, di ba? Ano masasabi mo sa tumatawag sa'yo na kabayo? Sabi ko. Hindi, sasabihin mo ko, sabihin mo sila ngayon. Ano gusto mong sabihin sa kanila? Ayaw mo sa kanila. Kung napapanood nila to, kunwari napapanood nila to, ano gusto mong sabihin? Sabi ko sa kanila, bakit may pangalan naman ako, ba't tinatawag niyo ako kabayo? Siguro naingit lang kayo sa suot ko. Wow! Ganun talaga lang. Namang, tayo nga ate, tayo. Talaga namang napaka-sexy ni ate, oh. Oh, parang hindi sa lansangan nakatira. Ganyan dapat positive, di ba, te? Kasi pag nasakali ka na nga, hindi ka pa marunong mag-ayos ng katawan mo. Wala na, talo na lahat. Talo na. Okay, dahil ikaw ay masiyahin at magaling kang kumanta, meron kang 1 million pesos. Thank you po, salamat. Bye-bye. Okay.